Okay, gospel reflection on Father's Day. So, I mean, typically, ang sasabihin ko is about, you know, hindi sa mga magulang ko o sa tatay ko mismo, because may yung tatay ko o yung papa ko is working, both my parents are working, but typical what I understand is sa aking mga grandparents. Both grandfathers sa mother side at sa father side. So, kasi sila yung nagbigay sa akin noon eh. Sila yung nagbigay sa akin ng kahit na ganito yung sitwasyon ko. Yun yung masakit kasi nanggaling pa yon dun sa mga magulang ko. And then yun yung gospel ngayon, yung pagtsatsaga nung nasa itaas. Diba? May mga sinasabi yung dalawa kong lolo. Yung iba natatandaan ko, pero yung iba hindi na. May nagawa yung dalawa kong lolo na hindi ko alam pa paano nila nagawa. Pero it's for my own good. I was a child with a physical disability, but hindi ko naramdaman pagkasama ko yung mga grandparents ko. Hindi ko naramdaman na ganun because they were patient with me. They were patients with me. Hindi kagaya ngayon na not once narinig ko silang nag-complain. And even my grandfather and the father and my mother side would even told a lot of people na akala nila hindi na ako makakalakad. They thought that I was bedridden. So that was the thing na siguro naging proud sila kung pa. I mean, they would never thought that I can walk. They thought that after hindi nga ako makalakad dati, they thought that I was forever bedridden. That's the thing. Then, the second one is yung accountable tayo. You know, fathers always held us accountable. Yung iba sa kanila is very strict, very vocal, pero they held us accountable. Kasi ganun din yung lagi sinasabi sa akin ni Lolo Tom. Lagi sinasabi sa akin ng lolo ko nung nandito siya, ano, sasabihin niya, darating ang araw, magiging responsable ka sa maraming bagay. Grabe, darating ang araw, pag medyo pag tumanda ka na, magiging responsable ka sa lahat ng bagay. So, yun. Kasi ganun naman yung tatay eh, no? Yung pagiging responsable. Kumbaga sila yung may cargo nung pagiging responsable. Although kaakibat din doon na minsan nadadapa sila, nagkakamali because they are not perfect people. Wala naman taong perpekto. But marunong silang mag-own up sa sarili nilang mistakes at hindi na umuulit. Kasi may mga tao na they own up to the mistake but they repeat it. At sa kanila, justified yung kanilang mga pagkakamali. So yun yung tema ng Father's Day. Kasi ano yun eh, darating yung panahon, hindi natin alam kung tayo ay pupunta sa heaven o pupunta sa earth. Pupunta sa heaven o pupunta sa hell. Kasi galing na tayo sa earth. So yun yung gospel reflection natin ngayong araw. So yun lang po.